Okay, so good morning. Ngayon, tuturuan ko kayong gumawa ng city case. Ito yung pinaka-simple way paggawa ng city case. Ito yung pinakamabilis. So, ang unang kailangan natin, syempre, CD cases. Pang pabigat. Kahit anong metallic na bagay, basta mabigat siya. At saka ito, anything na pwede nyong pangsaw-saw sa solvent. Basta wag lang plastic. At saka syempre yung pandikit natin, solvent. Okay, so, let's start. So una, ito yung CD natin. So, ang gagamitin natin dito is itong part na to. Ito yung cover. So una natin gagawin, gagawa tayo ng square. So ako, yung ginagawa ko, ganito yung forma niya. Bati lahat tong ganitong side, ito yung nasa taas. Ito yung nasa taas. So ngayon, ididikit na natin siya. So, hindi ko siya kinakat. So, walang cut na nangyari dito sa mga CD cases. So, as is siya. Punasan muna natin. Ito. Ito yung lalagay natin ng pantikit. So lalagyan ko lang nito para hindi siya tumumba. So ayun na siya. So maghihintay lang tayo dito ng mga 15 minutes to 30 minutes para tumigas. Pero pwede nyo naman, pwede nyo naman kayo magdikit sa kabila habang hinihintay nyo siyang tumigas. Basta iwasan nyo lang siyang matabig para hindi siya matanggal. So ikot natin. Dito naman tayo sa kabila ngayon magdidikit. So again, itong part na to dito sa taas. Magkakatapat sila. So make sure na malinis lang yung plastic bago siya napagdikitan o kaya lagyan ng pandikit. So ayan, almost done na tayo doon sa square. Ayan, nalagyan natin ito ng pandikit.
Tapos na yun, yan. Dikit natin yung last part. So make sure lang na pantay sila. Edge to edge. So wala muna siyang galawan, mga 15 minutes. Tapos na yun, ito naman yung gagamitin natin para doon sa base niya. So wait lang tayo ng mga 15 minutes, 10 minutes. So again, itong tutorial na to, ginawa ko to para makatulong dun sa iba na wala silang halos ka idea kung paano gagawin. So, hindi nila alam kung paano magsisimula. So, ayan. So, credits yung idea ito para kay Sir, na galing kay Sir Fred Ryan. So, kagustuhan niyang makapag-share sa akin ng idea, tinawagan niya pa ako. Nagbigay siya ng mga tips and advices. So, astig. So, ayan. Hindi naman siya kailangan natin maghintay ng sobrang tagal. So basta hindi natin siya pupuwersahin, hindi siya magagalaw ng sobra. So pwede na natin itong idikit dun sa base. Okay? So ayan. So eto na yung ating square. Ayan. Nakikita nyo? Square na siya, diba? Ito yung pinakahaligi natin. Itikit natin siya dito. Ayan yung forma niya. O, diba? So, syempre, didikitan lang natin siya. Apply ako ng pandikit dito sa bawat gilid niya. So, ayan. After mo siya maset, kung paano siya masama siya i-ticket, huwag mo na siyang gagalawin. Then mag-apply tayo ng pandikit dito sa bawat gilid. Ayan, apply mo lang sa gilid, pang gilid, solvent natin. Ayan, ito yung last side. So ayan, na-applyan na natin yung bawat side niya
dun sa base. So naka-attach na siya dun. So wait na lang natin siya tumigas-tigas ng konti. So ngayon, ito tayo sa part, yung pinaka-exciting na part. Ito yung top cover. Nagawa tayo ng top cover ngayon. So ito, tabi mo natin ito sa gilid. Okay. So para sa top cover natin, ito yung napili ko sa kanya. Ito yung napili kong gawing top cover. So ikakat natin ngayon itong part na to. Ikakat natin to. Kita nyo naman, may pattern na siya. So gamit itong cutter. Ang gagamitin nyo sa cutter is yung itong side na to. Huwag itong talim. Ito yung talim niya. So itong walang talim yung gagamitin natin sa pagkat. Ito, ready na to. Nakat ko na itong gilid na to. So konti na lang. Sarang magaling! So, so madali ko na siya matanggal kasi kanina kinat ko na siya para mapabilis tayo. So ayan, tatanggalin mo na lang siya. Ayan. So ito na yung masisilbing butas natin, opening natin. So ito yung pinaka cover niya. So butas siya, diba? So ngayon, ididikit na natin siya. So ito, hindi pa siya sobrang tigas. Pero as long as hindi natin siya gagalawin, hindi natin siya pupwersa, hindi naman siya matatanggal sa kanyang pagkakadikit. So hanggang sa tumigas na siya dyan. Mga 1 hour, yan, matigas na siya. So ngayon, ilinisin lang natin itong lalagyan natin ng pandikit para matanggal yung kung ano man kung may dumi siya. So ayan, okay, so apply na tayo ng pandikit ngayon. So, lalagyan natin ng pandikit is itong side na to. Itong side na to, lalagyan natin siya ng pandikit. Saka pati itong top na to. Lalagyan din natin siya ng pandikit. Itong edges na to. Lalagyan din natin siya ng pandikit. Ayan. So, didikit na natin yung ating top cover. Ito siya.
ating takbo. Tapos na ang ating arboreal terrestrial enclosure. Pwede kong opening niya. So, ayan. Made from CD case. Ayan. Ito yung base niya. Ayan. Okay, top cover. Okay, again, credits po kay Sir Red Ryan para dun sa ganitong idea. Siya yung nag-inspire sa akin para yan, gumawa ng sariling enclosure. So again, itong tutorial na to is para dun sa mga gusto lang talagang gumawa. Para dun sa may mga extra CD cases sa bahay. So hindi ko naman kailangan bumili. So kung may extra lang kayo. So yun. Okay.